guys, good morning. So ngayon, anong i-bake natin ngayon? Pandesal. Pero yung pandesal natin, syempre, dalawang baking na. Bukod sa pandesal, ito talaga yung tinapay na nakakalokohan ako nung nasa Korea pa ako. Danish bread. Ano ba pagkakaiba ng Danish bread? Natural, may cheese. Pandesal din yun. Nilagyan lang ng cheese. So, gagawin natin to. Kung masusundan nyo siya, guys, pwede nyo gayahin. At marami mong pwede gayahin sa YouTube. Wala lang mo. It's up to you, guys, kung gano'ng karami yung gusto nyo ilagay. Pero, ako gusto kong gumawa ng marami kasi nga, pang isang lingguhan ko na. Nilalagay ko lang siya sa ref. Minsan, tatlong araw, dalawang araw lang. Ubus ko na. So, ito, guys, yung pinakuluan ko na natanglad and then sugar cane kasi gusto ko nga natural sugar. Pero syempre, hindi naman siya ganun katamis. Nagdadagdag pa rin ako ng bago. So, gagamitin natin to as a water. So, eto na siya, guys. Tapos, kung sa akin kasi ang ginagamit kong asukal, yung organic, yung hindi naman sa organic, yung palm sugar, masarap kasi ito eh, yung galing talaga sa nyug. So, yan. Lagyan nyo lang ng mga kung ilang asukal yung, or para sa akin, lang natin siya dito, no? Minsan, kung mas marami yung inyong flour, maybe magdagdaga. Sa dagdagan natin, ito kasi maliit lang to na add one more. Okay? Yan. So, haluin muna natin siya dito. And then, kailangan natin ng 3 scoop ng coconut oil. So, matigas tong coconut oil natin. Pagsasagaan ko muna siyang kalkalin. So, maybe I'll get 2 of that and then 1 of this one. Lagyan na din natin ng virgin coke, ng virgin oil. Pwede nyo na siyang isama dyan, guys. Okay? Yan. Itong pandesal, very ano to, hindi naman to kailangan ng masyadong ano, tantsahan lang din to. Hindi nyo masyadong kailangan masterin yan. Yan. So, para lang sa mamasa natin siya maigi, no? Gusto ko lang talagang lagyan ng coconut oil kasi mas maganda kung naiisip nyo na siguro mga dalawang kutsara yun siya, no? Yan, pwede na. Yan, dahil nga sa buo-buo siya, haluin nyo muna siya dito. Yung ating harina na may oil. Okay? Haluin muna natin siya. Bago natin ilagay yung ating tea na water. Kung wala kayong tea na water, edi kahit plain lang. Pero dapat maligam-gam yung tubig nyo. Para mabuhay yung mga yeast. Ayan, okay na siya. Nahalo-halo na natin. At ito guys, kung gusto nyo sa pandesal nyo, lagyan nyo ng oats. Ito, this is, na-measure ko na to. This is 3 cups of oats. Kahit damihan nyo pa ng lagayan, okay lang yan sa pandesal. Hindi yan magagalit. So ayan, haluin lang din natin siya dito with oats. Ayan, bago natin ilagay yung ating yeast. So, ito na siya guys, no? Nahalo basin sa isang palanggana. Ayoko lang talaga magdagdag ng higasan. Yung iba kasi masyado sa video, no? Isa-isa pa. Ito, hindi na. Ilagay nyo na lang siya dyan. Sa gitna nyo muna siya ilagay. So, ito siya guys. Ilagay nyo siya sa gitna muna, no? Yung ibang asukal, lagay natin siya. Ayan na siya guys. So, kung nalagay nyo na siya ganito, nalagay na natin siya ganyan, halu-haluin muna natin siya, no? So, kung nakikita nyo masyado siyang watery, dadagdagan lang natin to ng ating flour para maging siyang dough. So guys, ito na siya, yung hinalo-halo ko muna siya ng kutsara. Medyo malabnaw pa siya or medyo malambot siya. Pero hindi natin gusto yung matigas na dough kasi pag masyado siyang matigas, titigas din yung tinapay. Hindi siya masyadong aalsa. Ito na siya, parang eksakto-eksakto lang din siya. Yung iba nating oil, yung coconut. Patunaw pa lang siya, yan. So haluin lang natin siya, no? Dagdagan lang natin ng konting flour. Ayan na siya guys, nagdagdag lang ako ng konti. Pero maganda na yung texture niya, sa totoo lang. Medyo malambot siya na siya. Mas maganda yung ganito pag niroroong natin. So, imamasa ko muna siya guys, no? Tapos papakita ko sa inyo pag natapos ko na siyang imasa ng mas maigi. So, pwede nyo naman siyang budburan. Bubudburan lang natin ng cinnamon. Yan. Budburan natin ng cinnamon. Pag mas maraming cinnamon, mas masarap. Tapos, syempre, kung meron kayong kakao, ito kasi talaga kakao. Mas gusto ko nga yung kakao sa Pilipinas eh. Ito, dagdagan nyo ng... Ito, dark to guys. Medyo mapait to. Kasi wala tong taas o asukal. So, yan. Dagdagan natin siya ng dark. 2 tablespoon. At, syempre, diba, 2 kutsara lang ng palm sugar nilagay ko. Kasi, ito guys, optional lang to, no? Ang tamis kasi nito. So, hindi siya maubos-ubos. Ayoko naman din siyang inumin. Hindi, lagay natin siya dito. Yan. Ito ang gawin yung asukal. Ayan. Bali, nagdagdag ako dito ng dalawang cups ng flour. So, medyo, ano na siya, tumabang na siya. So, how many nilagay ko? 5. Ewan ba? 5, 4. Bahala na kayo. Depende yan sa inyo kung ilan ang konting tubig. Medyo malambot na siya. So, gagawin natin. Lalagay natin sa pinaka-warmest side ng inyong bahay, which is
sa aking oven. Papaalsahin muna natin yan. Bago natin siya gagawing... Okay guys, so napatubo na natin yung ating dough. So ready to mix na to. Kasi medyo malamig dito sa amin at gusto ko na talagang kumain. So ito na siya, no? Gagawin nyo lang. Meron akong cheese dito. Ito yung Danish cheese. Masarap to. Pero kung may Eden cheese kayo, kahit anong cheese pwede. Pero gusto ko talaga to. Namimiss ko kasi to. Para siyang cannoli. Kung gusto niyo ng cannoli, di i-shape nyo siya na parang cannoli. O, diba? So, just yun. Lagyan nyo ng ganyan. Lagyan nyo ng ganyan. Para kang may cannoli. Kung may Spanish cheese, eto na siya. So, yun siya. Para siyang cannoli dito. So, dito naman, gagawa tayo ng here. Gagawa tayo naman ng parang bun naman. Yung bilog. Kahit anong shape. Para pag kinain nyo, gusto ko kasi yung cannoli style. Kasi pag yung cannoli, pag hindi ko na kailangan hatiin, diretso na siya. So, ito naman siya. Medyo makapal to. Hatiin natin ng konti, no? Makapal yung dough niya. Pause mo nga muna, honey. So, ito na yung cheese natin. Hiniwa ko lang talaga siya, guys. Kasi, ano, malagay nyo siya sa loob. Di para lang kayo din gumawa ng pangputo bumbum. Okay na yan. Ayoko rin na masyadong marami kasi gusto ko. Di meron na tayong parang siomay. Pagka ganyan yun siya, bilog-bilogin nyo siya. Di bilogin na. Bilog-bilogin nyo lang. Kasi lolobo pa rin naman to sa, ano eh, sa... Papatubuin pa rin naman natin to. Minsan, di ko na siya sinisettle down. Nahaya ako na lang din siya. Ganyan. So, maraming klase. Pero gusto ko rin yung bilog. Gawa ulit tayo. Is that more than 1 minute now? Like 2 minutes? Bahala kayo kung paano nyo ilagay yung cheese. Pwede na yan. Tapos ipa-flatten lang natin. Para hindi lang siya... Kasi ang maganda naman sa ganito, pag kinain nyo, flat na siya. Para ka lang may ano. I-flat lang natin siya. Para hindi lang sumabog yung cheese. Yan. Para ka lang din may cookie. Kasi lolobo pa naman siya eh. O, tinan nyo. Tumatubo na siya, guys. Ayan. Okay na yan. So, tapos ikaw muna. Alis ako na siya. So, ang endo, mas gusto ko talaga siyang nakaroon, no? Dapat pandesal lang gagawin ko eh. Eh, wala eh. Nakakita ako ng Danish cheese. Nakalimutan ako na bumili pala ako. So, ito na siya, no? Ibe-bake na natin to siya. So, ready na ang ating oven for 380 degrees. Pero, alam nyo guys, kahit wala kayong oven, pwede nyo siyang steam. Parehas din yun. Actually, maganda rin ang steam. So, ito na siya. Lagay na natin siya dito. Bake natin for... Guys, luto na! Pag may tsaga, may pandesal, may nilaga, may pang merienda, kainan na. Ayan na siya, guys. Kainan na. This is it, pansit. Kainan na. Sobrang init pa niya. Kalalabas ng sana. Oh, gusto ko yung ganito, yung medyo, ano pa, oh, yun, oh. Yung naligas pa yung cheese. Oh, diba? Hindi naman siya ganun kainit. Pag yung pandesal sa Pilipinas, di ba mainit, mabilis maubos. Pag malamig na, eh, wala naman kaming oven. Ay, oven. Ano ba yung microwave? Pinatitigan pa rin namin kasi masarap pa rin, eh. Ayun na siya. Kain tayo, guys. Oh, ito na. Para malaman natin ang verdict, ito na siya. Ang sarap kumain pag gantong malamig ang panahon. Sarap ng tinapay, tsaka yung aking tsaa. Yung tsaa ko na sugarcane at lemongrass, tanglad. Yan, sarap niya. Sarap nito, guys. At ito na siya, ang verdict. O, diba? Ang sarap! Init! Bakit yung dito, masakit ako yung init nito. Ang init at ang hila. Paano kaya kung hindi pa masakit yung ngipin ko, na? Tapos, masarap yung palaman. Pero sa ganitong tinapay, hindi na kailangan palaman. Nagustuhan nyo itong aking cannoli, sundan nyo ang video. Thank you, guys!